Streets been a mess, how can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been, could've started, but it's never late. Do it for my kids, kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, kids, gotta set it straight. It's time to regulate. Natin, umalis tayo ng Pilipinas. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Chongqing, China. Kasi pinadala tayo dito ni Chang'an Auto. And finally, dito na tayo sa hotel. Yung flight namin, siguro mga nasa 12 hours. Kasi from Manila to Hong Kong. Tapos nag-day over kami ng 5 hours. Then from Hong Kong to Chang'an. So ngayon, dito tayo sa hotel. And yeah, pakita ko sa inyo yung room. And yeah, say hi! What's up, dinner guys? Yes, let's go! Okay. So, magdi-dinner rin kami in a while. So, pakita ko lang sa inyo yung room. So, yeah. So, ito yung room natin. Super ganda. And ito yung CR. May bathtub. Yun. Tingnan nyo to. Sobrang ganda. Tapos yung view. Tingnan nyo yung view. Ang ganda ng view, yung bridge, yung building. So, nandito kami sa Chongqing City. Yung itsura ng city ito, parang siyang Baguio na malaki, na malalapad yung kalye. Kasi, parang siyang bundok na tinayon ng malaking-malaking mga buildings. Tas, parang siyang, parang natin siyang Las Vegas kasi lahat ng building dito super mailaw. And then si Chang'an, may binigay na bag sa atin and the jacket. Ito yung mga ID natin for the week. So ayan, from November 2024, 5 days kami dito sa Chongqing, China. Of course, by Chang'an Auto. Yun. Let's go. So sa vlog nito, papakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang Chang'an Auto para magkaroon din kayo ng idea. And ako rin, actually, magkakaroon din ako ng idea kung ano ba talaga ang Chang'an Auto. And siyempre, sasabihin ko sa inyo sa end ng vlog kung ano ang tingin ko talaga sa Chang'an Auto. So, yeah, samahan niyo ako sa buong linggo na to. And sana hindi sobrang haba yung vlog, pero I will try my best para hindi kayo masyado ma-bore. And gaganda natin yung vlog natin for this episode. So yeah, kain namin dinner. Siyempre, sasama ko rin kayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga kainin namin. So yeah, let's go. May buta yung episode. So, Intercontinental Hotel. Restaurant. So, more than tayo ng lab. Ito, ano to? Ito, lab. Kasama natin si Ivy. Sup? Pablo. Rob. Alex. Si Alex nagde-dessert na habang nag-main course. Yan ang technique. Hindi siya confused. So ito masarap. Ito lamb. Ito lamb. So, hindi lamb. Papayagan namin mamaya sa inyo. Like a real new anthem. Shawty's on my wallet, now she think a new answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the bone. Plus the bitch is my bitch with a kiss on my lips. Like, oh, I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift and I'm doing my shit. Like, oh, tell them other niggas I'm the nigga. I'm the man in the city and my bank account bigger. And my body count bigger, that's without a doubt. Now I'm 100 steps ahead. Hi guys, so day 2 na ng Chang'an tour natin. So nandito tayo ngayon sa research and development facility nila. And ang unang sumalubong sa amin is this concept car. I think this is a concept car kasi mukha siyang concept car, pero kung hindi ito concept car, kung actual car to, sobrang angas naman. So, yan. Yan siya. So, I'm not sure kung anong name ng kotse na to, but for sure, this is a Chang'an car. And ganda na pagkakulay niya. And ito yung side mirror niya. Ang lupit. And then yung loob. Super ganda. Grabe.
Kaya sobrang na-amaze ako sa mga nakikita kong kotse dito sa China. Kasi layo sa Pilipinas. Yung mga kotse dito, super futuristic, super advanced yung technologies nila. And isa sa mga leading doon is yung Chang'an na brand. And ito nga yung isang example nila. Ang sexy, tinan nyo yung likod doon. Wow! Actually, may naisip nga ako na gagayahin ko yung itong kotse ng Chang'an. Tinan nyo yung likod niya. Black. Tapos two-tone siya. So, iniisip ko gawin niya sa S13. Yung bubong ng S13, gagawin kong black. Tapos yung body white. So, tapos pareho pa sila naka-slant yung likod. So, parang ganyan yung gagawin ko. So, na-inspire ako sa kotse na to. So, gagawin natin yon sa S13. And tinan nyo yung taillight. Grabe. Ang ganda ng taillight. Ang lupit. So, si Alex is there. Nag-vlog din siya. Sobrang na-amaze kami sa kotse na to. Kaya super futuristic nung itsura niya. And madami pang mga futuristic looking cars yung si Chang'an. So, papakita ko rin sa inyo yun. So, yeah, yan. Yan yung kotse na yung ganda. So, pupunta naman tayo sa susunod na spot. It's ito yung mga kotse din yung Chang'an. And madami silang mga, meron silang mga hybrid, full electric cars, and meron silang mga Catholic powered cars. Pakita ko rin sa inyo. So, dito sa second spot natin, ito yung mga Chang'an. Like this one is the Avant 11. And I think ito mga electric cars. Tingnan niyo yung loob niya. Sobrang ganda. Pati sa passenger may screen din. And then automatic close sila eh. Tapos itong Avatar 12, one of my favorite kasi electric cars din siya. Ganda ng loob, grabe. Yung side mirror mo, camera na. Like yan, oh. Solid. Alright, so dito tayo ngayon sa test drive facility nila. Mag-test drive tayo ng course ng Chang'an. This one is electric car. So ito yung napili kong itatry ko. Kasi tingnan niyo yung loob. Sobrang ganda. Sakay tayo. So, yan yung gauge niya. Tapos, whoa! Humarap sa akin yung screen. Yung lupit. Nice. Tapos yung interior niya, sobrang ganda. And guys, tingnan niyo. Full panoramic roof. Ganda. Well, and of course, syempre, seatbelt first. Ang ganda ng seatbelt. Orange. And then, let's go. So, this is a full electronic car. Wow. So, where is our go straight? So, pagliko ko dito, guys, akapakan ko yung kotse. So, tingnan natin yung pulen. I'm gonna step on it, okay? Wow! Ang tulen! Grabe, ang super stable ng kotse. Wow, 120 agad yun. Grabe. Masarap. Sa interior niya, super ganda. Wow. What? Grabe yung power. Okay, let's put it back and then let's try another car. So, ito yung next na kotse yung sasakyan natin, Unit T. Ang pogi! Super sporty! Yun, sasakyan tayo dito. Go, go! Let's go! So, ito yung upuan niya sa likod. Very sporty, oh. Ganda. Pati yung harap. May mga yellow or neon accents. The gas! Ay, the brake! Alright. Let's go! Leslie! So, nandito po tayo. Saan mo? Si Vincent? Si Vincent! Si Vincent? Hindi ako po ha! Wala pong license ko na ganda. Si Rosie Wu? Wow! Yun, no?
So anong masasabi mo sa kotse na to, Rosie Wu? Wow! Hindi tayo ngayon sa Chang'an Unit T. Yes. And some of Vince. Vince. Saint 911. Saint 911 IG niya. Follow niyo siya, guys. Car guy din to. Yes. So follow niyo yung IG niya rin dito. And wait. Syempre, seatbelt muna tayo. Yung seatbelt nila. Ang ganda ng seatbelt. Yun. Solid. So itong car na to, meron na tayo ganito siya sa Pilipinas. Yes. So, yun. Ito. 1.7 million. Ano to? Gasoline engine. Turbocharge. Turbocharge. Oh. Solid. Sports mode. Tulin din, no? Sarap. So that's 120. Oh. Saka yung may mga accent siya ng mga neon, neon ba yan? Oh, neon tapos yung LCD screens niya malaki. And then doon siyang panoramic. Yes. Yun. Yung upuan niya sa likod, sporty rin. Eh. Para siyang bucket seats na dalawa sa likod. Yung harap ganun din. Charging port. Charging port. This one is a 12-inch screen. Nice. Saka ano, Alcantara pa yung very sporty so, talaga. Eco mode, normal. And then we have the sports. Siyempre dun tayo sa e-sports. Yeah. Racing yata ito. Oh. Game? So ito EV itong kabilang car, no? Yes. Try natin yan. You go first? Okay. And the launcher na. Woo! Woo! Wow! Wow! What's the retail of that one? This one is another EV? Okay. Launch it! Wait. Okay? Oh, antulin! Antulin! Kaya natin narayin natin, sobrang tulin. As in, walang lag at all. Pag-apak mo, nandun yung power. As in, bang! Yeah. Battery power. Iba. Yung future, yung electric cars, the best. Next na itatryin natin is itong Chang'an Uni-K. Yun. Testing natin. Ito, meron na ito sa Pilipinas. Mas malaki siya sa Unity. Kasi ito yung Unity, oh. Ito yung tatalo sa Cool Ray. Ang ganda ng kotse na ito. Tapos ito, Uni-K. Mas malaki, bigger version. And sabi sa akin, mas puno daw ng features itong Uni-K. So, alamin natin. Okay, so ngayon, dito tayo sa Uni-K, ito yung interior niya. So, nakapatay pa yung engine. Likod, syempre may panoramic roof. So, start natin yung engine. So, yan yung gauge niya. Ayan yung LCD screen. Ang ganda. Sobrang jam-packed daw ito ng features eh. So, try natin. Abante lang natin yung upuan. Small guy problems. And of course, syempre, seatbelt muna tayo. Put it on drive. Atalin natin yung handbrake. And then, off we go. Syempre, buksan natin yung likod para mas maganda. Tulin din, no? Oo, umangat pa yung likod.
Nice. Yung feeling niya very stable. Yun, 120 ulit yung takbo ko doon. Very stable. Yung driving feel niya, super gaan kahit na malaking auto. Grabe yung feel. Para ako nasa... Hindi to joke ha. Para ako nasa Urus. Ganun yung feel ng auto na to. Yung comfy, lahat. Sarap talaga. So meron na tayo ganito sa Pilipinas, yung Unique. Yung ganyang EV na dinest drive natin, magkakaroon din tayo ng mga cool EV sa Pilipinas. So kailangan abangan nyo yun, guys. Grabe. Ganda talaga ng kotse nito. So kung narinig nyo, ewan ko kung narinig nyo, habang umaatras siya, meron siyang music para narinig ng mga tao na may kotse, kasi electric vehicle nga to. So yun, oh, may music. Kulit. Nice. Ang next na itatry natin is itong AO7. So yeah, let's go. So yung interior niya, wow, super ganda ng interior nito ah. Wow. And screen. And dito ko na sa harap. Yun. Thank you ah. Nice. Ang laki ng screen, tapos meron din siyang parang HUD dito, yung paggabi makikita mo. And tingnan niyo yung bubong, panoramic roof. So, ito, this is a full EV car and magkakaroon din tayo ng ganito sa Pilipinas soon. Yun yung interior, oh. Yun, oh. Ganda. And yan, kasama ko, bro, ni Nemo. Hiya, we're from CS35 Club. Ooh! Nice, oh. Ganda ng interior, pati yung salamin na bubong. Yun. So, ito is yung AO7. Tama ba, yun yung nakalagay sa sa plaque. AO7, hindi ko alam. Avatar siya. Avatar, oo. Pero yung mga avatar, yung mga electric cars din. So, ngayon. Pwede bro, pahawak sa, ano, thank you. Adjust lang natin yung, ano. So, ano siya, electric. Then yung seats niya. Okay, so, yung ano niya, nandito sa harap. So, paano malalaman nakadrive siya? Yun, nakadrive. Tapos yan, nakalagay red. Okay, and ito may door is still open. Okay. Grabe, ang kulit ng pinto. Hindi ko alam kung bawal magalit, bawal magtakot. Okay, so ito hindi ko alam kung ano itong mga to, but sobrang futuristic yung itsura niya, para siyang concept car pero hindi, production car talaga siya. Pero ang kaganda yung itsura niya. And yung okay na yan. Yun. Okay. So, testing natin. And meron siyang sound eh. Naririnig din yung sound na yan sa labas eh. Para siyang, para din yun marinig ng mga tao. Super smooth niya i-drive. Grabe. Apakan ko bro ah. Grabe yung power na to. Wala talagang kalag-lag. This is easy. 100, 110. Super stable ng kotse, 125 preno, ang lakas ng preno, super maliit lang yung tapak ko sa brake nun. And yeah, merong gauge sa windshield and diron kaya takita ng camera. Meron siyang HUD. And then pagkabi, U-turn tayo, abakan din natin ulit. Woohoo! Grabe, electric cars, yun na talaga yung mga future cars. And super okay siya kasi siyempre mas okay siya for the nature, for the Mother Earth. And mas makakatipid kasi kasalina, totoo lang. So ito, magkakaroon tayo ng ganito sa Pilipinas. And very exciting.
siyempre meron din silang mga 360 camera pati sa gilid para hindi ka mag-gutter. Okay, alright, yun, thank you bro. Thank you for assisting sa ano camera. And yun, shout out, anong shout out yung club nyo? Shout out sa CS35 Club PH. Yun, thank you bro, thank you. Solid tong coach na to. Very luxurious yung itsura niya. AO7. Yan. Ganda. Very elegant. Tapos yun yung gilid, oh. Super ganda. Next na itatry natin is itong Chang'an S7. Tingnan niyo yung itsura. Ito yata yung pinaka-favorite ko siguro sa mga electric vehicles na na-try natin. Yan. Ganda ng mukha. Tapos yun, syempre yung door handles niya, yung parang sa mga ibang cars din na flushed. Umubo ka siya pag sasakay ka. Ganda, oh. Kamusta? Solid! Ganda nito! Patry, ah? Yeah. Bakit? Video mo ko lang lang. Sakay tayo dito sa S7. So, ito interior niya is black. So, compared sa mga ibang nasakyan natin, mga white yung interior. Yun. So, yan. Automatic na lumiliko yung maharap sa'yo yung screen. Wow. And of course, meron din siyang panoramic roof. Open natin. Yun. So, yan, likod. Ganda rin. So, gusto ko ito nakaharap sa'yo yung screen. So, adjust lang natin yan. Ina-adjust natin yung upuan. We're gonna put seatbelt first. And, yeah. Brake first on the tongue. This one. Okay. Yeah, go. Alright, so we're gonna... Let's drive the Chang'an S7. Yun, very smooth again. I'm gonna step on it. Let's see the power. Ooh. So ito, ramdam mo yung medyo may pagka mabigat siya because this is an SUV. Compared to sa mga electric cars na nasakyan natin kanina na yung AO7 and then yung isa, I forgot the name. Na magaan siya kasi cars ano siya, hindi siya SUV, kotse siya, sedan siya. So ramdam mo talaga yung power. This one medyo ramdam mo yung medyo may kabigatan, but okay lang kasi ano naman talaga siya, SUV. Pero seating position ko ang ganda. Ito yung pinaka nagustuhan ko seating position kasi yung upuan niya parang niyayakap ka talaga niya. Super ganda tumako. Smooth na smooth. Wow, nasa 135, 140, 150, then brake. Ang ganda ng braking niya. Wow, sarap. Yeah. So, abangan nyo to, guys. Lalabas to sa Pilipinas. I'm pretty sure mag-enjoy kayo sa kotse na to. Papers. Alright, so ngayon, nasa loob tayo ng Avatar 11. Tignan nyo yung upuan sa likod. Super sporty. Para siyang bucket seats. Tapos four-seater lang siya. Wala. Are you there? You want to open this? No. It's okay. Ayan. Ganda. Pati yung upuan sa harap. Bucket seats. Super premium yung dating. And yung upo ko dito, super liwag. Yung leg room. And comfy ako. Parang ito yata yung pinaka-favorite car ko. Parang sinabi ko na lahat na ito yung favorite car ko. Pero ito na yun, favorite car ko. Ang ganda ng likod eh. So, may mga yellow accents pa siya. So, tapos, aircon. Sing gilid. Yes. Nice. Ganda. Super comfy. So mamaya, sa harap tayo. If
you want to go faster. So yan, sport mode and then launch. Okay. Ooh! Pag lalabas ka, pipindutin mo lang ito 2 times. 1, 2. Woo! Solid tong kotse na to. Look at it. Wow. Okay, so drive ko next. Gusto mo sumakay? Drive ko to. Super ganda ng Avatar 11 na to. Wow. Tapos yan. May camera and yung jump shot charge. And yung harap. Grabe, ang ganda. Parang yung mga ibang electric cars, ganun yung itsura niya. Pero siyempre, mas maganda to. Avatar, yung name niya. Avatar 11. So, ayun, sasakay tayo. Dito tayo sa harap. And then yung itsura sa likod, dalawang sport seats. Siyempre sa harap, bucket seats din na sport seats. And meron ka din, kung pasahero ka, meron kang sariling screen. Tayo ka. Sige. And then, ito, meron ding screen sa harap. Of course, sa harap mo mismo, meron ding screen. And then, meron siyang mga yellow stitchings. Kasi may ito sa mga letters. Yung seatbelt niya, oh. Ganda. Yellow din. So ngayon, to close the door, pinutin mo lang yan. Sasarado na siya. Nice. And yung rear view mirror niya, screen na rin. Grabe, super. Super futuristic nung auto na to, as in excited na ako magkaroon ng ganito sa Pilipinas. Grabe, matutuwa ang mga Pinoy dito. Ito, kayo na nakasakay ako sa likod, ngayon tayo naman yung mag-drive. And parang ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga EV lineup nila. Ang galing, no? Saka electric doors, lahat. So, sa Chang'an, dito nila, ito yung pang-control ng drive parts as a parang stock nila. So, yun. So, naka-ready and naka-drive pa tayo and off we go. So, naka-sport mode din tayo. And I think pataas yung horsepower ng kotse to. Hindi ko lang sure kung anong ilang horsepower. So, I'm gonna step on the gas. So, 3, 2, 1, go. Wow. Wow. Super stable siya. 120, 130, 140, 150, 160. Galong kabilis. Braking, super dali, light lang din niya, apakan lakas ng preno. And then, try natin lumiko ng konting mabilis. Dito tayo ng 50. And then, panatan din natin ulit. Ooh! Grabe! Bang! Super stable. 170, preno. Nice. Suwabe. So, park ko lang dito para bigyan ko kayo ng cinematics ng konti. Factory ng Chang'an. So, makikita nyo yung mga kung paano ginagawa yung mga kotse. So, excited na ako. Excited na rin kayo for sure. So, let's go. Alright, so, papasok na tayo. Naka-hard hat tayo kasi sulap tayo ng factory. So, yan. Okay, so, kailangan natin maglagay ng hard hat kasi sulap tayo ng factory. So, yun yung factory nila. Whoa. Magtatrabaho na po kami. So, hindi kami informed na magtatrabaho pala kami dito. So, yan. Nakikita nyo yung mga robotics. Yun, no? Tignan nyo isang buong kotse. So,
Tapos meron din yan, depressed, ganyan. So yun. Alright, so dito, merong chassis, bare chassis ng hindi ko lang ano, hindi ko lang alam kung anong model to, but yeah. Ito yung tangan facility. So dito ginagawa yung kotse. Sobrang interesting makita yung mga auto na talagang ginagawa sila ng mga robots and yung mga piyesa nila. Nakikita din na kinakabit. So far, ang mga nakikita kong kotse, ito pa lang. Itong wala pa siyang paint or baka parang primer pa lang siya. Mas bare body lang talaga. So ayan, may kita nyo yung mga robots ni weld yung kotse. Oh. Galing! Solid! So ito, nilalagay ni Kuya. Tapos kukunin ng robot. Tapos ilalagay dun sa kotse. Alam mo maganda dito bro? Ang bilisan ka bakit Kuya naglalagay dun? Yun lang. Ito, from here to here. Ito yung trabaho niya. Yun. Galing, oh. So yan si Kuya. Biniweld lang niya isang part yata, eh. Yun na yung trabaho niya. Biniweld lang niya lahat ng kotse sa isang spot. Tapos, the next car na ulit. So, ito naman, parang merong pampainit. Pinututok ng robot. Tapos, ikakabit niya yung chassis dun. Oh. Ooh, good. So, dito naman kami sa ibang facility. Yun, no? Sa ibang facility naman kami. Nag-bus kami, tapos lumipat kami ng ibang warehouse. So dito, parang wala na masyadong welding, pero naamoy ko paint. So dito sila nag-painting. So yan kami, ang dami namin. Halo-halo yung media dealers. Okay. So the... Yeah, the first time in assembly line. Oh, okay. Nora. You follow me. Okay. Lutang. Alright, so ngayon, nasa ibang warehouse naman tayo. Itong warehouse na to, dito more on finishing. So kaninang yung first warehouse natin, doon yung mga talagang ginagawa pa lang yung mga chassis, dinidikit-dikit yung mga chassis through welding. So ngayon, ito, medyo patapos na yung kotse, may paint na, may upuan na, pero wala pang pintuan. And meron na rin makina, may suspension, may mugs na. So, meron patapos na siya. And ang kitab na ng mga pintura, oh. So, yan, makikita natin na kung gaano ka-quality yung mga tangan auto. Kasi talagang, ako, first hand ko talaga nakita kung paano nila binubuo yung mga auto. And I can say na talagang quality yung ginagawa nila dito. Ito nga, nakasakay pa sa parang ano, parang roller coaster na naghihintay ng ride. Ang kulit. So parang silang mga roller coaster rides. So dito naman, suspension ang ginagawa. Kaya nakaangat yung mga kotse. So yun, inaayos nila yung suspension. Nakakaaliw. Yun. So dito, makikita nyo yung mga kotse. Wala pa silang mga gulong and wala pang mga upuan. So, pagdating doon, doon na nila kinakabit yung mga gulong at yung mga upuan. Tapos, doon na i-inspection ng mga quality control yung mga kotse. So, dito, lumilipat ng lift yung car. Tapos, bababa nila. Oh.
super nakakaaliw makita yung mga kotse kung paano sila ginagawa. Dati napapanood ko lang to sa Discovery Channel, pero ngayon dito tayo in person sa mismong factory nila sa China. And talagang, ito tingnan nyo, may robots oh. Nag-drive sila mag-isa. Cute! Cute! So yun nga, nakakatuwa. And talagang mas naiintindihan ko yung Chang'an ngayon kasi nakikita ko kung gaano sila kamedikuloso and gaano yung kung gaano ka-importante sa kanila yung quality ng kotse. So dito naman mga dashboard, ayan no? Kinakabit nila yung mga dashboard. And ito yung mga kotse na bagong pintura pa lang. Ayan. Actually, napansin ko yung factory nila. Kaya din nasabi ko talagang very important sa kanila yung quality. Kasi yung factory nila, super linis. Kasi tingnan nyo, walang kakalat-kalat nakikita. Ang linis. Sobra. So dito, nilalagyan na lang ng mga wirings, mga harness. Bilis nila kumilos, oh. Believe me, come and see me. Got three wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all don't talk about demons. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this light. Yeah, I'm really him. Talking my shit light. I'm really him, on God. Walk up in this light. Back to hotel na daw kami. And I be spreading love, sometimes ain't mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow, still in motion. Couple homies with me and we sipping on that potion. Wide awake for dreams, why these other dozing? Shut the fuck up when the realest nigga broken. The realest nigga broken, yeah. I gotta watch my back, I gotta watch my back, ayy. I gotta watch my back, I gotta watch my back, ayy. I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers. Grabe to. Inumin mo yan, no? Yee! Inumin mo yan, Lex! Sating ko pa yan. Oo! Oh. Bigyan kita ng ano. May ginagawa niyang bloke. Eh. Tapos bibili mo yung bloke. Cool. Oh, there. 50,000. Lahat ng per time ko, bibigay ko. So, naglalakad kami ngayon dito sa street, hindi kami sumakay sa bus para makita natin yung mismong Chongqing. So ito yung parang pinaka tourist attraction nila itong city na to na super ang lakas ng ilaw. Sobrang daming tao dito. Sobrang dami din magaganda. Sobrang daming maganda kotse. Kotse! Yes. So yan yung, hindi ko alam yung tawag dyan, pero ang loob daw niyan, puro mga souvenirs. So yan talaga yung main attraction. So, yan no? How much? Very cheap? Okay. I get. Alright guys, so babalik na tayo ng room natin. Dito tayo sa loob ng hotel. Grabe, super saya ng araw na to.
So this is my room. Alright, so yeah, grabe tong araw na to. Kanina nagpunta tayo sa research and development facility ng Chang'an. Doon nakita namin yung mga auto, nakita namin yung mga future cars nila and mga future cars na pupunta sa Pilipinas. And yung mga EV, yun, abangan nyo yun kasi dadating sila sa Pilipinas. Hopefully, very soon. But nakita namin yung mga auto kanina, lalo na yung Avatar 11. Yung Avatar 11 na yun, full electric vehicle siya. 570 horsepower, four-wheel drive. Imagine nyo na lang kung gaano kasarap yung auto na yun. Para sa akin, yung auto na pinaka nagustuhan ko kanina. And na-test drive din natin yung mga Unit K, and yung CS35 Plus, which is yun yung ginamit ko sa Pilipinas nung nag-golf kami. And kung hindi nyo pa napapanood yung vlog na yun, lagay natin yung link dito para mapanood nyo. So, yeah. Actually, tomorrow may test drive kami ulit. Pero yung test drive namin tomorrow, mas exciting. Kasi kanina, sa research and development facility lang kami, paikot-ikot lang, circles lang kami doon. Pero tomorrow, race track kami pupunta. Talagang mat-test out namin yung handling, yung performance. And actually, mararamdaman na rin namin yung durability ng kotse sa race track. Kasi syempre, may mga turns doon talaga na doon mo malalaman kung stable pa talaga yung kotse. And talagang kung matibay ba siya. Pero kanina, nagpunta kami sa facility kung saan binubuo yung mga Chang'an cars. Nakita namin na talagang mawawala yung stereotype mo na kapag Chinese car, pangit, low quality. Pero kanina nakita ng apat na mata ko kung paano nila ginagawa yung mga auto. Talagang very quality and talagang very meticuloso sila. Like, kung nakita nyo yung facility kanina, super linis, super organized, and talagang kung paano nila winibelds. Nakita namin talagang yung materials na ginagamit and kung gano'ng kakapal yung mga metal na nilalagay nila. Talagang maganda, magandang klase. So, hindi talaga siya parang tinipid or alam mo yun, yung low cost. Talagang masasabi ko, good quality. I can attest to that kasi first hand natin na experience yun. So, yeah. And again, nagpapasalamat ako sa Chang'an Philippines for inviting me here in China. This is actually my first international business trip. And I'm very grateful sa opportunity na binigay niyo sa akin. And maraming salamat din sa inyo, sa mga nanonood, dahil sa inyo. Nakilala tayo ng mga iba't ibang brands and especially si Chang'an Philippines. Sila yung unang parating sa atin sa ibang bansa and I'm very grateful. And for me, this is a big milestone of my career. So yeah, so tomorrow, pupunta kami sa isang facility, medyo malayo daw, 3 hours drive. So yun yung track, nagtetest out namin yung kotse. Pero kailangan nyo abangan yon sa part 2. So, dito na tatapos yung vlog natin. If hindi nyo pa na-check out yung mga social media ng Chang'an, that's, nalagyan natin dito yung Facebook nila and yung IG nila na changanauto.ph. So, yeah. Again, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood, and of course, kay Chang'an Philippines, kay Sir Vince, kay Roselle, kay Miss Maricar, and sa lahat ng bumubuo ng Chang'an Philippines, and pati sa Chang'an main. Dito talaga, sila Leslie, sila Mr. Leslie Wu, and, mga iba pang boss natin. Maraming salamat po. And yeah, abangan nyo yung part 2 natin. It will be up in the next few days. So yeah. And also, if hindi nyo pa na-check out yung buzzhypemotorsport.com, dun yung mga merch natin. Lahat ng mga stickers, shirts, andun lahat, yung mga air fresheners, keychains, and yung mga stickers natin, Enjoy Car Life, yung paborito nyo, nandun din. So yeah, dito na tatapos yung vlog ko. I hope nag-enjoy kayo. I hope mas naintindihan nyo and mas na-appreciate nyo si Chang'an Auto. And ako for sure, super na-appreciate ko siya today. And for sure, tomorrow, mas lalo ko siyang ma-appreciate. And excited na ako doon. So yeah, thank you guys for watching. And always tutandaan, enjoy car life. See you in my next vlog. Talk na ako. I've been on the road so long, forgot I had a home. I'm out in Miami, a celebrity galore. I got what I need, but I always want more. Always growing up, that's why they call me New North.
bitch, you could call me Norte. In a 911, pull off in a Porsche. I ain't never losing sleep from what these whores say. Just get my good side, make sure that shit 4K, yeah. Baby, I've been serving L's like the weed man.